What's up, lang people, mga ating mga kuya, nandito na naman tayo kung saan may vlog po tayo! Nandito kami ngayon sa Bicol kung saan, papakita ko sa inyo si Mayana, baka hindi kasi kayo naniniwala eh. Ayan, kita ba si Mayon? Ayan si Mayon, no? Oh, nandito kami ngayon sa bahay ng aking asawa, dito sa Bicol, and ginawa namin tong, gagawin namin tong video na to para ipaliwanag sa mga kagayap namin. Ay, nagsasailin po. Itong video to ay gagawin namin dahil alam namin na marami sa inyo ang walang idea kung paano mag-travel Manila papuntang probinsya. So, isin-explain namin kung paano manggagaling sa Saudi, sa abroad, papuntang Pilipinas. At ngayon naman ay gagawin namin ay Manila papunta sa any parts of the Philippines. Outside the una, dapat meron kayong letter of acceptance. Ibig sabihin nun, dapat meron kayong kasulatan galing doon sa barangay nyo na pinapayagan nila kayo na pupunta kayo doon sa lugar. Pupuntahan nyo, basta nagigets yun ako. Kumbaga, dapat meron... Oh, narinig nyo yun? What's up? Dapat, alimbawa, yung ginawa dito sa amin, bago kami pumunta dito sa Bicol, ay nagkuha muna yung kamag-anak namin dito sa Bicol, sa barangay dito, ng kasulatan na kami po ay darating dito. Okay, malinaw na. At tatanggapin nila kami. Okay, pangalawa. Barangay clearance from... Antipolo. Kung saan kayo manggagaling. Saan kayo nanggaling. So, madali lang yon kasi kami dalawa, nung kumuha kami ng barangay clearance sa barangay namin sa Antipolo, mabilis lang naman siya. Pero, sa amin kasi, sa kaso namin, is one day na lang yung pagitan ng araw, kaya inaccept kaming nag-walk-in kami. Pero usually, dapat ay nagpapa-appointment kayo sa barangay nyo para bigyan nila kayo ng barangay clearance. Pangatlo! Medical clearance from municipal health. Yan ang medyo madugo. Medyo doon kami nagtagal ng asawa ko. Inuna namin yung medical clearance. Yun. Doon rin kami sa kung saan kayo nanggaling. Kuha kayo ng medical clearance doon. Pupunta ka lang sa municipal health office. Usually may appointment din doon. Pero since na may ticket kami, in-entertain na nila kami. Tapos tatawagin kayo, i-assess kayo ng doktor, tatanungin kayo kung may mga sintomas kayo, may history, kung buntis kayo. Kung wala naman, anything, you are cleared, may bibigay sa inyong medical clearance. Tip! Bibigyan ko kayo ng tip. Kung masakit ang lalamunan nyo at sinisipon kayo ng konti, huwag nyo nang sabihin. Hoy! Bad! Hindi! Ibig sabihin, alam mo naman sa sarili mo na healthy ka, tapos bigla ka lang... Oo, kasi pag meron kang sinabing yes, any of that, siguro, i-re-require ka nila mag-swab. O kaya, dapat bago kayo doon pumunta, talagang healthy kayo. Ang daming extra. Pang-apat! Travel authority from PNP. Ayan. So, bago ka nila bigyan ng travel authority from PNP, kailangan meron kang barangay acceptance, barangay clearance, medical clearance, saka kanila i-accept sa PNP. And 24 hours ang processing, so mababalikan mo na lang siya the next day. Okay. Panglima! Negative rapid test. Pero pare siyang labi, no? Rapid test yun sa amin ni Irene, pero... Sinundot pa rin tayo eh. Parang swab test pa rin. Parang swab test din. Dalawa kasi ang rapid test. Isang antibody, isang antigen. Pag antigen, hindi ko lang sure kung tama. Sa dugo yun titignan. 1,200 sa private. Pag antibody, sa ilong, isaswab ka pa rin. Yun yung 1,500. Pero may mga... facilities like government clinics, hospitals, na libre lang siya. Meron naman tayong tinatawag na RT-PCR swab. Yun talaga yung confirmatory test. Talagang oropharyngeal, nasopharyngeal siya kukunin. Yun ay nagkakahalaga ng 3,000 to 5,000 sa private, pero libre yun sa government facilities. Pag LSI ka, locally stranded individuals, ang required lang sa'yo is
rapid test, yung mura lang. Pero pag ikaw ay OFW at dineclare mong OFW ka, ang hahanapin sa'yo ay RT-PCR swab at yung quarantine na nanggaling sa DOH OWA. So ayun na, magta-travel na nga kami. Recap. So medyo madali yung sa sistema namin kasi meron na kaming ticket at naging dahilan yon para iano tayo, di ba, Labi? Prioritize or iano. Kasi pagka wala kayong ticket, hindi nila kayo masyado pagbibigyan sa mga request nyo. So mas maganda may ticket na rin kayo. Pag mag-aeroplano kayo, ha, mas maganda may ticket kayo. Wala kaming masyadong idea doon sa mga magbibiyahe ng bus. Or ang idea ko sa bus ay walang bus, private car. Ah, yun pala, ikwento mo yung sa pinsan mo. Yung sa pinsan ko si Joy Ann, ang ginawa niya, nag-private car siya. Tapos yung inarkilahan niyang car, siya na rin yung nag-asikaso ng lahat ng requirements. Hindi na rin siya nagpaswa, parang travel pass lang siguro. Okay. Which is 2,500 per head. Per head. Pero pag i-arkila mo yung buong sasakyan, parang Wigo ata yun, 7,500. Kasama na yung mga requirements. Okay. So yun yung inano niya. Yun yung may suggest namin sa inyo na gawin nyo din para hindi kayo ma-hassle sa mga bagay-bagay. Kung magbabaylan kayo, kami kasi by plane kami. So yun yung sinabi namin kanina, yun yung mga dapat yung gawin. At pagdating namin dito sa Bicol Airport, ay syempre, i-interview kayo, sabihan kayo ng mga taga-airport dito na magpupunta kayo sa barangay hall nyo, sa barangay nyo dito, kung saan kayo magtitigil. Courtesy call. Oh, yun, magpupunta kayo doon, magsasabi kayo na kayo ay nandito. So yun lang, i-recap natin yung una. Una, letter of acceptance from the barangay. Pangalawa, barangay clearance from originating barangay. Pangatlo, medical clearance from municipal health. Pang-apat, travel authority from PNP. At panglima, RT-PCR swab or negative rapid test. Okay, so yun yung lima na kailangan nyong ayusin pag magta-travel kayo papunta po ng province nyo. Okay? Alam ko medyo siya mahirap, pero yun po yung mga binigay po namin sa inyo na tip. Is yun yung mga mas mapapadali po kayo sa mga gagawin nyo. Para hindi na kayo, anong gagawin namin dito? Anong susunod namin gagawin? Sundan nyo lang yung mga sinabi namin, magiging madali po ang pag-travel nyo at mga process nyo na mga gagawin nyo. O, ito pa pala. Meron pa pala kami sasabihin sa inyo. Kung kayo po ay OFW na kagaya namin. Kung kayo po ay OFW at kakalabas lang nung result nyo na negative at meron kayong certification from OWA, yun na yung gagamitin nyo. Direkta na kayong magpapa-assist. May maghahatid from OWA to your province. Pero sa sistema namin at nagstay pa kami sa Manila ng 14 days, ang requirement nila ay dalawa lang. Yung nanggaling sa OWA na certification at negative RT-PCR swab test. Dalawa lang. So, ayun. Yun ang mga kailangan nyong gawin kung kayo ay magta-travel papunta sa probinsya nyo. At sana kami po ay nakatulong sa inyo. At kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aming channel, pindutin mo na ang aming subscribe button at pindutin mo na rin ang bell notification, sabi nga ni Mesha. Okay? Hanggang sa muli po natin pagkikita. Coco! Saludo!